Hello guys, welcome back again sa aking channel. So, magandang gabi po ngayon dahil po gabi po tayo gumawa ng ating content video. So, kaya po gabi yung napili natin na maggawa ng video kasi pag umaga yung ating kapitbahay is alam nyo na po napakaingay. So gabi ngayon at medyo tahimik, so mas magandang gumawa ng content sa ganitong oras. So bali kakagaling lang natin sa trabaho at wala tayong time gumawa din ng video sa umaga. So ngayon natin gagawin ang video na to. So ang gagawin po natin ngayon ay magpapalit po tayo ng shock absorber ng ating motor. So dumating po yung order natin na shock from Shopee. So i-unbox po natin siya ngayon. Actually po, hindi ko po siya nakikita personally. So, buksan natin siya ngayon at ikakabit na rin natin pagkatapos. So, ang tatak po nito ay MTR. So, alam niyo po yung ano, yung may paso. Tama ba kung hydraulic ba ang tawag niyo dun? So, hindi ko alam kung legit siya na hydraulic. So, sa tingin ko sa kanya, design lang. So, ayan po, ipa-plus ko sa screen yung kanyang itsura. So, ayan, makikita nyo naman. So, ganyan po. So, i-unbox po natin siya ngayon. Nandito po siya. Wait lang guys. So, ito siya guys. Ayan po yung kanyang ano. Papa. Ayan po siya. So, binili natin to sa Shopee. So, ito ay nagkakahalaga ng 1392. So, hindi pa included yung shipping fee niya doon. Ang alam ko ay, yung binayaran ko is 1485, mga ganyan. Basta, hindi pa included yung ano niya sa 1392. Ang ganyan price. So, kung bibili nyo to guys, sa Shopee, ililink ko na lang sa description box saan ko ito nabili. So makikita natin yung kanyang design maya-maya lang. O guys, i-unbox na natin. So kuha lang muna tayo ng ano, ng pang-cutter. So ito po ang ating mahiwagang cutter. So nakailang unboxing na tong cutter na to. So hindi pa na mabilang. Isa na natin. Orange po yung kanyang kulay at with gold. Ayan po. Po siya guys. So dagdag po kama ito sa ating motor. So tingnan nyo naman kung gaano siya kaganda.
king shark kasi is ano na siya, malambot na. So kailangan na natin talaga magpalit ng shark. So magpapalit man lang din tayo, yung maganda na. So I think para sa akin maganda na to sa kanyang price. So kung gusto niyo naman ng mas maganda pa, is maganda rin yung price. So dito na lang muna tayo guys, at ito lang po yung budget natin. So tignan natin kung kakasya sa ating motor. So ito lang guys yung kanyang magiging forma siguro. Maliktad. So pwede rin naman pa ganyan. So sa mga nakikita ko kasi sa mga ganitong design is nakaganyan, kapaligtad siya. So sana magkasya itong nasa kanyang ano ito. Sana wag na tayo magbubutas sa ilalim. So tingnan natin mamaya kung paano yung magiging setup natin. So wait lang guys, so pasok na natin yung ating motor. So skip muna natin. So guys, paklasin muna natin yung kanyang bearings para may kapit na natin. So yan lang kayo guys, watch lang kayo dyan, stay lang po kayo. So ito na po. Guys, parehas lang sila ng haba. So, tamang-tama din tayo gagamit ng lifter. So, okay na to. Kapit na lang natin.
ito, guys. Meron siyang adjustan. Na-adjust po yung ano, yung kung gusto niyo ng patikasin, higpitan niyo lang ito. Ayun po. May kasama siyang tools dito. Ito isang allen. Na gusto yung mukhang ikot. So guys, meron po siyang adjustan dito. Ayan po, ikita nyo yung thread. So ikot nyo lang po yan. Pagka hindi po magkakasya kung sakasakali, kung tatama dito sa may ilalim na to. So pwede natin siyang i-adjust para medyo lumistansya sa dito. So ayan po. Guys, kailangan natin pala mag-lifter dito. So, ayan, makikita nyo. Masyadong maiksi yung ano na dito. Tumatama po sa ating ano, chain guard. So, ganun din po sa kabila. Tumatama sa ating ano, bike master natin, itong caliper natin. So, titignan natin kung ano yung maganda. Kung anong magandang gawin. So, try lang muna natin ano, lagyan muna ng lifter. So kung bakit po yung forma is pwede natin baguhin, papaliktarin na lang natin to. Ito na lang yung bandang ilalim, itong may baso. So tingnan muna natin, guys.
okay lang muna yung ginamit nating ano lifter. So pagka nakabili tayo, papalitan natin ito. So papalitan natin ng medyo mas maiksi. Napapansin nyo guys, mahaba siya kasi nag-lifter tayo dito. Magdanda tayo. So mas maganda ng konti kung medyo ano, medyo lower siya. So yun lang guys. So natapos din natin. At hindi ko alam kung anong oras na. So I think magpapadaling araw na. So natapusin na natin. Nandito na lang po guys. So nakita na naman. So nakita na naman kung gaano kaporma yung shop. So magugustuhan nito guys kung kayo ang magkakabit sa inyo ng motor. So ang ganda niya talaga. So yun lang guys. Salamat po kung nakarating ka sa part na to. So nagpapasalamat ako. Lagi ko po yung sinasabi. Kung mayroon lang po kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment sa comment box section. Kung anong detalye ng shop na to. So ililip ko na lang po sa description box yung kung saan ko nabili ng shop na to sa Shopee. So yun guys. Mga nagbabalak dyan na magpalitan siya. So nire-recommend ko to sa mga nagpipipin. At the same time is makuha naman siya. So guys, dito na lang tayo. So kung meron naman kayong budget na medyo magkaya naman kayo, so pwede naman kayo bumili ng mas mamahalin pa. So kaya nang sinabi ko kanina, budget mail lang po tayo, nag-prepaid. So, dito na lang muna tayo. So guys, okay naman siya. So, ringan na lang natin yung performance niya. Sarbaan natin sa loob ng buwan kung hindi siya nagbabago. At kung maganda yung laro niya. So guys, i-update mo na lang kayo kung yung magiging resulta ng ating testing sa isang ilang buwan atak ng pagkakotong shop na to. I-update ko naman po kayo guys. So guys, nalagay ko na lang ang ating video. So tapusin ko na po at ito yung magpapaalam na. So mapapansin nyo guys, may na lang yung boses na. So sobrang lalim na po kasi ng gabi. So medyo bumubulong na lang tayo. So guys, magandiyo na lang. So salamat po at hanggang sa muli. Abangan nyo po palagi ang ating mga video na i-upload. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, so subscribe na lang guys at mag-hit na rin po ang